kagandahang loob, mga salakoy iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin yaring kasalanan, ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo kaming bumubuo sa iyong angkan at gawin mong sa iyong paningin ay magningning ang kalooban naming laang sundin ang loob mo sa pamamagitan ng paghubog sa pag-uugali namin. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinasabi ng Panginoon, ang ulan at niebe, paglagtak sa lupa'y di na nagbabalik, aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya, may pagkait butil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kung nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kadakilaan ng Diyos ay ihayag. Ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos na wala sa akin ang lahat kong takot. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kinukupkup ng Diyos ang mga matuwid at ang taghoy nila'y Kanyang dinirinig. Nililipon niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Agad dinirinig daing ng matuwid. Iniligtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Magsitayo po ang lahat. Nagpunta
sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ang tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, sa salitang mahal, mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gumamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening. At sa mga kasama po natin sa ating live streaming sa iba't ibang social media platforms ng Quiapo Church, ang pagpapala ng Poong Jesus Nazareno ay sumainyo. Nasa mandako kayo ng Pilipinas o saang dako man kayo ng mundo. Minsan po may lumapit sa akin at ang sabi niya, no, kasi yung kapatid niyang babae ay natake sa puso, kaya nakaratay sa ospital. Sabi niya, "Father," mangiyak-ngiyak niyang sabihin, "Hindi ko alam kung anong idadasal ko ngayon sa Diyos. Comatose ang ate ko. Hindi ko alam kung ipagdadasal ko ba na siya ay gumaling o hayaan na lang na siya ay pumanaw, sapagkat ang sabi ng doktor, kung mabubuhay din naman siya, lantang gulay siya." No? Gustong-gusto ko po sana na ipagdasal na mabuhay pa siya. Gusto naming iparamdam sa kanya kung gaano namin siya kamahal. Pero takot din naman po siya na pumanaw agad, yung kapatid niya, dahil hindi pa man lang nakapagkumpisal. "Father, gusto ko pa siyang mabuhay ng matagal," sabi niya. No? Pero kung tatagal naman siya, lalo dito sa ospital, hindi rin naman namin alam kung saan namin bubunuin, kukunin yung pambayad sa ospital, lalo't ngayon nasa ICU siya. No? Kaya talagang hindi ko po alam kung anong ipagdarasal ko ngayon. No? Huminto siya saglit at napangiti sa gitna ng pagluha. Sabi niya, "Father, sorry at ganyan ang panalangin ko ngayon. Pakiramdam ko kasi ang Diyos parang computer at ang panalangin ko ay parang keyboard na kapag nagkamali ako ng pindot, eh hindi lalabas yung grasya na hinihiling ko." Mga kapatid, ang Diyos
ay hindi ganyan sa iniisip niya. Malinaw sa ating ebanghelyo na dapat, sabi, simple at payak ang ating panalangin. Hindi kailangan komplikadong panalangin. Mainam na tignan kung paano nga ba tayo nananalangin ngayon. Minsan gumagamit tayo ng mabulaklak na mga salita na kahit tayo mismo, hindi na natin maunawaan yung sinasabi natin sa Diyos. Yung panalangin na tila baga humihingi tayo ng house and lot, no? May malaking banyo, may jacuzzi, no? Hindi po tayo nagdarasal ng mga specific na detalye. Hindi natin kailangang isa-isahin ang mga nais natin up to the last detail. Ang pinaka-the best po na panalangin ay inilalarawan ngayon sa atin ni Jesus sa panalangin itinuro niya sa atin. At ano itong mga salitang ito? Thy will be done. Ang kalooban mo, Panginoon, ang mangyari. Di ba? Ito naman yung pinaka-simple na panalangin na itinuturo sa atin ni Jesus na mangyari nawa ang kalooban ng Diyos. Dahil kalooban ng Diyos ito, siguradong ito ang pinakamabuti sa atin. Wala nang hihigit pa. Maaari tayong magdasal gamit ang madaming salita. Pero kung hindi ito ang kalooban ng Diyos, kahit na perfect grammar pa yung dasal mo, no? Pero kung hindi kalooban ng Diyos ito, hindi ito mangyayari. Mga kapatid, gawin nating simple ang ating panalangin, lalo ngayong panahon ng Kwaresma. Minsan, ang simpleng pagharap sa banal na sakramento na wala man lamang sinasabi at nag-aalay lamang ng oras para kay Jesus ay panalangin na. Minsan, ang pagluha o ang pagtangis sa harap ni Jesus sa sakramento o sa ating mga personal na mga altar sa bahay ay malalim na pananalangin na hindi nangangailangan ng mga salita. Mga kapatid, ito po yung grasya na hihilingin natin. Alam ng Diyos ang ating mga saloobin, alam niya ang ating mga pangangailangan. Di natin kailangan magmukhang magaling o marunong sa harap ng Diyos. Simplihan lang natin. Sabi nga ng mga kabataan ngayon, isihan lang natin. Ha? Yan ang asamin nating panalangin ngayong panahon ng Kwaresma. Sabi nga, simple pero rak. Di ba? Simple pero tagos sa puso. Bakit? Sapagkat di tayo magkakamali sa panalangin inaasam ang kalooban ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, sinabi sa atin ni Jesus na maaari nating tawagin ang Diyos bilang ating Ama. Kaya taglayang matibay na pag-asa, idulog natin sa Kanyang harapan ang ating mga kahilingan. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang simbahan sa buong mundo, naway laging magpahayag ng ng matibay na pagtitiwala sa pagdating ng kaharian ng Ama, isang kaharian ng pag-ibig, katarungan, at kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Sa kabila ng mga kahirapan ng buhay, tayo naway manatiling nananalangin at hindi magpadarang sa tukso. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Tayo naway magkaroon ng sapat na kakanin para sa ating mga pangangailangan sa araw-araw at ng kadakilaan ng puso upang patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga may sakit at maging ang mga nangangalaga sa kanila, naway makatagpo ang Diyos sa kanilang pagpapakasakit araw-araw.
Manalangin tayo. Ama, basbasan mo ang iyong mga anak. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyo sa pagdinig mo sa aming mga kahilingan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Tanggapin, Ama naming lumikha, inihahain namin ang aming ding tinanggap mula sa iyong kagandahang loob sa aming lahat. Ang pagkain at inuming ito ay pinakapakinabangan nawa namin bilang tagapagdulot ng buhay mong walang maliw. Sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yeso Kristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuspos ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Huli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan,
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunhi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos samang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay ang kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Maraming salamat po. Ilikha mo kami ng sangbagong puso, hugasan ang kamay na basa ng dugo, linisin ang diwang sa halay ay puno. Ilikha mo kami ng sangbagong puso, itindig mo kami, kaming iyong bansa, akayin sa landas, pahatungo sa kapwa, ihatid sa piging na iyong inihanda. Itindig mo kami, kaming iyong bansa. Ilikha mo kami ng sangbagong puso, hugasan ang kamay na basa ng dugo, linisin ang diwang sa halay ay puno. Ilikha mo kami ng sangbagong puso, itindig mo kami, kaming iyong bansa, akayin sa landas, patungo sa kapwa, ihatid sa piging na iyong inihanda. Itindig mo kami, kaming iyong bansa. Amang Diyos, yung baguhin ahang tao sa banal na hatakot, sambang nanginginig, ibalik ang puso't bayang nanlalamig, likhain mong muli kami sa announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na March 2, Webes sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo, maraming salamat po. Ang lahat po ay inaanyayahan ngayon na dumalo sa Lenten Recollection pagkatapos ng misang ito dito sa loob ng simbahan. Ang ating pong tagapagsalita sa araw na ito ay si Reverend Father Hans Magdurulang, ang ating parochial vicar.
Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan, lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, naway aming pakinabangan sa aming pagdiriwang ang paghuhubog ng aming hangarin sa buhay upang mahalin namin ang iyong mga pinahahalagahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati